Ito ho ang ating topic ngayong umaga. Kanina lang ho, sinabi ho sa news dito ho sa Radio 5 na nagsalita ho ng palasyo at sinasabi ho ng palasyo, ay, yung mga survey-survey na yan, hindi kasi pabor sa kanila, mga bossing. tama rin ho sila, mga kapatid, ano? Pag pinag-usapan ho natin ng survey, pareho lang naman ho lumalabas doon sa survey ho eh. Pero ang survey ho, hindi ho yan pangungundisyon sa utak ng tao. Marami ho nagsasabi kung talagang papaniwalaan ho natin yung integridad ho ng survey, mga bossing. Eto ho, pareho lang naman ho lumalabas doon sa presidential ball eh. Nagkakatalo lang ho doon sa vice presidential ball. Yung isa sinasabi lamang itong isa, yung isa naman ganere. Tabla. Ano ba talaga mga kuyang? Doon ho, ang integridad ho ng survey na hindi ho magkatugma, eh talaga naman pag na hindi nagkatugma, eh may away ho dyan. Saan ho bang away? Wala ho doon sa itaas, wala ho doon sa president, sa doon ho sa presidential ball. Eh, milya-milya hong layo ngayon. Parang iyan ho lumalabas sa dyan. Hindi ho may sabi si Ben Tulfo niyan. Baka magalit na naman isa sa iba sa inyo dyan. Or may mga tutuwa dyan. Ala akong pakialam. Basta sa akin, pagbabasihan ko lang kung ano yung nakasulat ho sa balita. Kung balita ay pag-uusapan, base doon sa sinasabing sa survey, result ho ng presidential survey, may pareho lang naman ho eh. Nagkakatalo lang ho sa vice presidential. Isa ho nagsasabi, tabla, lamang lang ng isa, statistically tied. Yung isa naman, 4 points ang lamang, aba hindi na statistically tied yun. E nangunguna yung isa. Siguro naman ho, hindi na ho magbabanggit ng pangalan kasi baka mamaya akusahan ho ako ninyo ning, na nasabi ho ninyo, baka ako'y pumaparig. No, I don't think so. So, pag pinag-usapan ang integridad ho ng survey, dapat naman ho siguro suriin ho natin. Kaya lang, ito hong masasabi ho ni Bitag, ano? And I'm not an expert, I'm a ako ho'y true blue investigative journalist and analyst also. Kami ho'y analytical ho itong ating ginagawa ho rito based on analytics din ho eh. Okay? Eh, paano ho ginagawang analytics? You can understand me, my analytics based on demographics, my analytics based on market, my analytics based on age, my analytics based on social class, my analytics, chun. Ito ho bang survey is analytics? I think so. Well, ito lang aking masasabi. Ang survey ho kasi, kung ano man hong kalang pagbabasihan at methodology, pamamaraan ho, paano sinasagawa ang survey, eh may tuturing ho ni Bitag yan bilang barometer or if not, thermometer. Doon makikita ho. Doon ho makikita. Mapupulsuhan mo. Oho, okay? Makikita mo kung sa thermometer para sa lagnat kung ano yung taas ng iyong tawag dito. Yung fever mo. Barometers, external ho yan. At makikita mo, sus Mario Josep, kailangan pa ba ipaliwanag yan? Sige, kinakailangan ho natin pa-simplified ho natin to, ano? So ano ho mang survey na ginagawa ho nila, yung methodology nila, face-to-face, marami ho ka nang sinagsasabi, ay kinakailangan naman face-to-face survey yan. O kinakailangan going ho natin, sabihin ho natin, using, you know, interviews on the basis of what do you use. So, ano yung ginamit mo? Alright? At pag sinabing ginamit mo, eh, yan ho eh, yan ba eh, paggamit mo ng gadget, paggamit mo ng telepono, o that says face-to-face interaction, eh, yung tanong naman, sasagutin lang, eh, sinasabi 1,500 lang naman, milyon na sinasabi, tama, eh, parang sinasabing, parang thermometer ho yan. Parang barometer ho yan eh. But this is only what I can say. Isa ho ang aking masasabi. This is what I can say. May kasabihan ho, yung survey na ho yan, hindi ho nagsasabi, yan ang kahinatnan, yan kahinatnan, yan ang magiging destinasyon. Pero ang survey ho, yan ho na parang compass ho yan eh. That is giving you the direction where the situation or where this event will go. Kaya nga, direction determines your destination. Read my lips. Direction determines your destination. Your direction determines your destination. Ano bang pinag-uusapan? Nan pinag-uusapan ho natin dito? Survey. Eh kung ano ho yung nasa survey, kung may integridad man ang survey, depende kung sino yung beneficiaryo ng survey, may pandaraya ba sa survey? Yan ba mga survey na yan? Ginawa yan para pera-pera lang. Yan ba yung mga survey na yan? Kalakuhan, katarantaduhan?
gaguhan, lokohan, katatawanan, nasa sa inyo na ho yan. Depende ho kung kanino po mga pabor. Pero pag hindi pabor doon, sabi nga ho ng mga kano, ang ibig sabihin, fat lady, excuse me for my language, not necessarily, please don't take me personally dito. Sa Estados Unidos kasi, bago matapos yung palabas, sa entablado, bago bumaba yung curtain, lalabas yung matabang babae, fat lady, and she will sing the national anthem. The national anthem? pag nag, let's say this, nagbayang magiliw na, tapos na, o sige, uwian na. A dramatic expression lang ho yan. Yes, hanggat hindi ho tapos yung eleksyon, eh pantay-pantay ho laban, subalit nakikita mo na kung thermometer ho yan eh. Hindi ba? Dalawang bagay lang sa thermometer. Alam niyo yung thermometer? Kung alam mo ba, bossing, ikaw, technician ko, alam mo thermometer? Ayun! Saan nilalagay si thermometer? Sa bibig mo, sa kilikili mo. Okay, hindi ba? Malalaman mo kung anong lagnat mo, hindi ba? O, anong gagawin mo? Di kung ayaw mo, di huwag kang gumawa. Di ba? Matulog ka na lang, hayaan mo tumaas. O kung anong gusto mo, di buminom ka ng paracetamol. Ngayon, kung gusto mong patasin yan, di huwag kang uminom. Sige lang, tuloy mo lang. Maligo ka ng malamig na tubig, magpanimonya ka para tumaas, tigok ka. But, says, be careful. That's where your standing is. Yan ang iyong katayuan. Yan ang iyong patutunguhan. Kapag wala kang ginawa, patay kang bata ka. May kahantungan ka. Either masaya o hindi, nasa sa iyong gawa. Alright? So, ang survey ay yan ay direksyon ng iyong patutunguhan at iyong kahantungan. Yung paroroonan mo, destination yan, tatahakin mo yan. Yan ang survey, nagpapakita ito ngayon, ikaw, itong nagkakamali ba? I think so. What do you think? Kayo ho nanunood ho sa akin ngayon. Kayo ho nakikinig ho sa atin. Naniniwala ho ba kayo sa survey? Tama bang survey batihan? Or naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Bitag? Ng survey, parang thermometer, barometer ho yan. Nagpapakita lang ho kung saan ang estado mo, kung saan ka patutungo, kung saan iyong patutunguhan. Pero hindi ibig sabihin doon ang iyong kahihinatnan, doon ang iyong destinasyon. Direksyon lang yan. Direksyon yan. Ang survey ay isang direksyon. Nagpapakita. Direksyon. It's not even talking about the destination, but it's the direction. So if you understand what I'm saying, eh, hindi na ako magpapaliwanag pa. Get it? Well, yeah. There's this, I am, okay, Zoom sa live. Is in, hirap. Mga foreigner ba to? Sige. Surveys po ay conditioning of the mind of voters. You may be right, I may be wrong, but let me tell you this. Gusto mong pakinggan si Billy Joel? Okay? You know? We're a bunch of lunatics listening to it. If it favors us, yeah. You may be right, I may be wrong. Di ba? I may be wrong, you may be right. But it's just the lunatics that we're looking for. Lunatic. We may be the lunatic. Pag naniwala tayo. Depende. Edgardo de la Paz, man. Mga utak kuhul yan. Porket huli sila sa survey. Ayan sila. Sinasabi nga nila. Sukatan o batayan. Yan. Huwag kayong utak da. Ang survey ho kasi, hindi ibig sabihin, yan ho'y penal. Pag wala kang gagawin, alang pagbabago. Magagamit ba bilang mental conditioning? Depende. Reputable ba nagsasurvey? Yan ba nagsasurvey na yan? Nababayaran yung dalawang kilala. Reputable ba ang SWS? Sinungaling bang SWS? Pulse Asia ba? Sinungaling ba yung mga putok sa buho? Are they SOBs? Or maybe, they're both are SOBs. Diba? And so we have to pick which of the SOBs ang papaniwalaan ho natin. Alam niyo yung ibig sabihin ng SOBs? Anak ng P sa Tagalog. I'm sorry. Magkasalitang kanto ho tayo. So maybe it's gonna be... No. Listen to what I say, the substance. I'm gonna say it again. Wag na. Baka magalit sa akin yung aking kaibigan sa church. Baka sabihin, oh, what are you doing, Ben? I'm sorry. Okay. I'm just trying to be me, playful a little bit, para maging magaan sa umaga. Roland! Kaligtan! Big check, Idol Van! Yung mga, yan, baka nabili yan mga kaluluwa ng mga taga-Comelec. Bossing, ang layo mo naman. Kinalaman ng Comelec sa survey.
layo mo naman. Mukhang atang magkape ka muna para medyo tumugma yung sinasabi mo, Roland. But hey, nice try. You're welcome. Ako lang naman kasi. I just gonna have to balance everything. Hey, remember, I'm the moderator pagdating ho sa mga bagay na dito. Hey, eto ho'y convergence of social media. It's either coming from text or coming from... No, not text. Either coming from social media, yeah, that's our Facebook, you know, and then ho, yung ating Twitter. Don't say anything sa Instagram because there's only picture. And then you can respond to us, whatever that we're talking about. We're talking about survey rito. Follow us. And then, you know, so you like us in the Facebook, makikita nyo. Mm-hmm. Sabi ho ni Chito Labra, nilalaro lang ang mindset ng mga tao. Actually, palusutin nila kunwari si Ganare. Hindi na ako magpapaman. Pagkatapos, si Vice Ganare. Of course, as of now, si Ganare yung nangunguna at nakaangat. Pag malapit na, biglang tataas si Ganare. Oh, okay. That's a nice theory. I'll respect that. Wag lang ho tayo magmurahan, magagalit ho rito. Kasi sa ako lang ho, what are we doing dito? Hey, interactivity. I think that's the right word. So pag pinag-uusapan ho natin ng survey, mga bossing, ano, para ho sa akin, tingnan ho muna natin integridad ho ng sinasabing gumawa ng survey. Yan ho'y Social Weather Station or Pulse Asia. Sino ho nagpa-commission yan? Reputable ba sila? Kapanipaniwala bang kanilang pamamaraan o methodology? Yung estilo ho ng kanilang pamamaraan kung paano kinagdak ng survey, lahat na ho yan. Kung yung hong nagna number one sa presidential is something na ang dami ho ng mga malalaking mga financiers na pwede ho magpa-survey, milyon, eh kung yung linalabas, yun pa rin. Alangan ba naman yung walang pondo sinasabi ng palamura yung paggawa ng survey para manguna siya? Sa mental conditioning. Alam niyo sa ibang bansa, may mga surveys ho talaga. Kaya lang ho sa atin, napakarami ng surveys ho natin dito eh. Na kung minsan tama, no? May mga iba nagsasurvey-survey na hindi mo maintindihan kung anong nasa utak nila, kung ba't nagpa-survey. Pero dapat mang ho talaga, nare-respeto ho natin ibang survey. Kung as long as reputable, as long as ma-integrated in survey, ang punto lang ho natin dito, dapat ginagamit ho yan, parang gabay na lang ho. What you gonna do when you see that's your standing? Are you gonna sit there or are you just gonna say something? Are you just gonna walk? Are you just gonna talk? Ngangawa-ngawa ka na lang ba o wala kang gagawin? Pag sinabi, pampihira ka, ano pa magagawa ko? 10 araw mahigit na lang. Well, nothing is impossible. I think you're not really, you know, I think siguro, it's either you're now trying to say, I submit! Let it just be the direction. It is not the destination. You can change the course of your action and you'll end up in your desired destination. But in the survey, you cannot dictate on what the people's mind granting if the survey has this integrity or depende reputable or reputable ba yung gumagawa ng survey. Yeah, depende. If they claim they are, dalawa lang naman ho sila eh. Yung iba, hindi ko na pinaniniwalaan. Si Michael Chooks Labrador, tiwala naman ako sa integridad ng mga nangungunang organisasyon ng Papa Survey at yan naman talaga ay ginagawa batayan ng analyst ng mga kandidato kung ano ang strength at saan ang weak ng area ng kalang manok. Sabi ho ni solo writer naman dito, good morning idol, hindi po ako naniniwala sa survey sa ngayon. Lahat po ng kandidato ay pantay-pantay. Kanya-kanyang gimmick ng panunuhol, este pang pagpupunyagi. Antay na lang po natin ang resulta after May 9, 2016. You're right. It's just only saying this is what the trend is all about. If you believe in a trend, it does not mean that's gonna be final. It could change. Pwedeng magbago yan. Naniniwala ho ba kayo? Come on! Give me sound bites! Good morning! Good morning, good morning, good morning. Hello? Sound off! Mm-hmm. Sabi ho ni Mac Ray, good morning, Bitag. Ang mga kulelat sa survey sa Picos machine kakapalit bandang huli. Kakapit sa bandang huli. Easy. Come on, you just don't let these people say it
Are you just gonna stand there and do nothing and just listen to me? And nalilibang ka lang ba? Participate! This is what, you know, the social media and the traditional media and new media, the convergence na ginagamit ho ni Bitang para you can sound off! And I'm gonna read you sound bites! Si Mark Anthony Perez, survey our status for me. Okay, that's good. This, you know, ito ho, slightly delay lang ho tayo, but it's a real time, close to real time ho, pumapasok as we speak, nag-feed ho kami. This is, pinag-uusapan ho, tigredad ho ng mga survey ho, itong pinag-uusapan ho natin dito. You can go on and participate before I change topic, mamaya ho ng konti, 10:25, good morning ho sa inyo. Yung ho, mga taxi drivers ho dyan, yung mga umaasa ho dyan, yung mga iba ho dyan, eh, yung mga manok ninyo, depende kung sino manok ninyo, well, nasa sa inyo ho lahat yan eh. Kung talagang pag-uusapan, kung talagang hindi ho babastarduhin ho yung mga survey na yan. Pero kung kayo ho'y naniniwala, nare-respeto ho natin. Kaya lang, eh ho natin pinag-uusapan dito kasi kinakailangan. Eh, if you're just gonna stand there and not do anything, you're just gonna listen to me, there's nothing wrong with that. I want interactivity dito sa programa ho natin. Ang dami ng mga pumapasok eh. Alright, give me something. And nakikita ko na sa, ang dami ho. So, nahihirapan lang siguro ng padala ho ng, sabi rin na Arnaldo Gonzaga, good morning idol. Survey, pwede, tama, pwede rin hindi. Nasa tao lang yan, idol. Thank you, sabi ho sa akin. Yes. Hindi pa naman tapos ang botohan eh. You can do something about it. Or you're just gonna have to sit down and not do anything about it. Yun ho, yun sa akin. Direction determines your destination. The survey tells you where your direction is. Ayun lang ho ating, okay. Ay, kamusta ho kayo sa Mindanao? Are you guys happy? Sa result ng napanood niyong debate? Kamusta ho kayo dyan sa Visayas? Kamusta ho kayo sa Luzon? Kamusta ho kayo mga OFW? Yung medyo ang dami ho kasi ng mga... maraming salamat nga pala sa mga OFWs natin. Nagpapadala ho na kalang mga comments, pangamba ho, na parang may nakikita raw ho sila na hindi maganda doon sa mga naboto ho ng mga manok pagkatapos hindi lumalabas. Ito ho yung mga nagsasalita ho, eh, mga taga, ito ho yung mga OFW, touch basing with us. They're touch based. They're touching base with us. Doon ho sa kalang mga sinasabi ho sa aming social media na sinasabi ho nila na may pangamba ho sila eh, dahil ang kalang binoto hindi lumalabas. Eh sabay-sabay ho sila eh, hindi na ho magbabanggit dito. Iyon din ho sinasabi ng isang kandidato ng pagka-vice president na hindi ho siya naniniwala. And then kasi kahapon, iba ho yung lumabas. Eh tabla ho sila, statistically tied, kaya lang lamang ng isa. Isang puntos lang yon. Ngayon ho kasi, nahihirap ho mangdaya eh. Napakabilis ho ng dating ho eh. Sus Maria Josep, counter-checking, sabi ni... Ang mga pangalan to, hindi ko na babasahin. Babasahin ko na lang, ikaw na lang, para malaman mo sa iyo to. I cannot read your name, please. Don't give me this BS name na to na hindi ito pangalan ninyo. Counter-checking the survey by viewing the ground. Tingnan nyo mga rally ng mga kandidato kung magtutugma. Rally ng mga kandidato. Sino bang may malaking mga rally dyan nakikita mo? Baka mga hakot lang yan. Baka mga kayo-kayo lang dunglulukuhan. It's a survey kasi at random mas gusto ko si Patrick Briones. No! Never! Si EJ Vitor, maybe yes or maybe no. Mm-hmm. Si Mania Kulbus. Ayos eh, ginawa ng pulbus na lang eh. Haka Haka SWS Pulse Asia. Okay. Narinig nyo Pulse Asia? Narinig nyo SWS? Mga Haka Haka Kuro Kuro. Arigato Bansai. Kuro Bansai. Haka Haka Kuro Kuro. Kuro Bansai. Mga hapon na ito, mga survey form na ito. Baka galing sa Japan. Alright. Sabi, mahirap paniwalaan ng survey. Sabi na si Kalvus. Si Rotor Carlo, big check po, idol. Ben, yan. Abay, kaya nga may SV ng, ano to, and Tindera. Hashtag change is coming. I don't understand. Okay. Alright, marami pa hong dumarating at tayo binabasa lang ho natin. That's, yan ho yung survey ngayon na sinasabi lang ho natin. Ako ho talaga, naniniwala ba sa survey? Depends. Makikita mo kung ano ginagawa nila. But I have this to say, you gotta have to look at the standing where, kung saan. Pero pag milya-milya ahong layo, napakahirap po eh. Milya-milya hong layo ng bawat kandidato, ibang usapan eh. Pagdikit,
ay importanteng dikitan natin yan. Baka kasi magbago. Okay? Ngayon, kung hindi ho kayo naniniwala, kasi, you know what? Well, eto ho mga sitwasyon ngayon ng mga manok, no? Ng mga manok ninyo, mga manok ninyo, manok ninyo, yung limang naglalabanan, hoping for the best under the worst situation. Okay? Hindi ho ba? Depende ho, pag yung nagka-conflict ho sa survey, that's what you need to do. You hope for the best under the worst situation. You hope for the best under the worst situation. Pag ikay naman nasa taas, abay, you hope for the best and it ain't gonna change. Depende. Sige, magbabalik ho tayo. Pag-uusapan ho natin mamaya ng konti. Depende ho yung mga mindset ho. Mindset ng mga kandidato at mindset ho ng mga manok nila. Titingnan ho natin. Pupulusuhan ho natin mamaya ng konti. As we analyze, eto ho si Ben Tulfo. Magbabalik ho kami. Stand by. Kung maniniwala ho tayo sa survey ho talaga, talang wala na ho tayong gagawin. Ito ho'y mas maganda ko minsan. Whether it's true or false, malalaman niyo ho kung talagang kabalustugan, lukuhan, gaguhan, kapag ikay seryosong kandidato at makikita mo eh. Meron ho may denial syndrome eh. Mas maganda na ho yun, kilukuhan, kagaguhan. At least man lang kung dayaan, malalaman mo, alam mo kung saan. Pero naman siguro, hindi naman siguro ikay tatanggap na kung milya-milya ang layo. Kung dikit ho yan, bantayan na lang ho tayo. Hindi ho ganun. Wala hong dikitan eh. Sa vice president, ito ho, sa vice presidential, sa mga vice presidential, dikit ho. Although apat ng ilamang, kaya lang kahapon, iba. Isang lamang lang pagkatapos statistically tied. Ngayon, iba ho eh. E doon ho medyo nagkaroon ng hindi klaro eh. Kaya doon masasabi, niloloko ata tayo rito ah. Si Edwin, sabi ho nila, Rala, Idol Band, my views is the survey doesn't cover the opinion of everybody. Dito wala naman kumakatok sa mga survey, parang sa survey sa lugar namin. Voters are much smarter now these days. I don't follow surveys. I hate numbers. It can be edited in some point, maybe. You're right. Si Mark Calma David, scientific it is. No wonder double time nasa mga buntot ng survey, umaangat by all means gamit ang mga kaalyado nila, lalo na ang biased media. Okay. What are you talking about? Oh, totoo naman, may mga media ang binabayaran at nababayaran. Please don't wag nyo isama bitag. I'm not saying that I'm clean. God knows that. Okay, plain and simple. I don't really care kung anong nangyayari, kung sinong nananalo, but I'll speak of exactly what I say. Sometimes I'll speak. Mamaya-maya, mapapakinggan nyo ako eh. Twitter, Tabet says, good morning, Servant. I don't believe it. Okay, May 9 will be the final survey. Tama naman. Nobody can. That's a fact. Sino ba naman hindi maniniwala dyan? Sige nga. Si Michael Mateo Samara. Morning, sir. Sir, survey po, baseline ng mga kandidato kung sila po, anong standing nila. Yan man ang sinabi natin kanila. It's just a guide. It's some kind of a direction that will determine your destination. Yeah? You're not going to do something about it. Sometimes you can say, eh, hindi totoo yan. Bakit ko gagamitin guide dyan? What do you mean? Eh, mali na yan eh. Hindi yan eh. Hindi yan patutunguhan ko. Okay, maybe you have another path. Maybe doon sa tuwid, o tama, or madilim, baku-baku, nakatuwad, bahala ka. Watch it. Kung saan man. I'm just making fun, okay? Eh, baka kasi sabihin, may laman yung sinasabi ni bossing eh. If it sounds that way, let me take it back. I didn't mean it that way. But if you feel like I mean it that way, how can I take it back? Sige nga. Sige. See. Popular survey was so immaterial basis since it has only few respondents and worst it is, it was just conducted mostly NCR area. It must be millions of respondents since we are millions and not only thousands. SWS or Pulse Asia, how reliable are your figures given to the public and what percent or what percentage or reliability and probability does your survey conducted, how your survey was conducted, please be realistic. Sabi ho ni si Guz. All right, we respect everybody's opinion dito. Kaya ho na pinag-uusapan. Survey ho to eh. Kasi tama nga naman ho, ano? Well, Chito Quitorio Labra, tingnan na lang natin po, malamit ang eleksyon, tataas yan, survey yan, pero lintik yung survey niyan, Sir Ben. Okay.
Surveys are conditioning of the mind of the voters. Okay. Change topic. Masyadong divisive ho ito eh. But it's nice that nakikita rin ho natin yung pulso ng mga tao. Maybe ito ho yung mga ginagawa natin. Hey, you got about 100 millions more. And this Beat the Glive show, you can see the trend. You can see yung ano eh, kung saan papatutungo eh. Tama nga naman eh. Napakalaki ng percentage milyones pagkatapos thousands lang yung binibilang, tapos magiging basihan. Eh, yun ang sinasabi ng temperatura eh. Makikita mo eh. From the scale, from 10, hindi mo kinakailang lahatin mo eh. Malalaman sa botohan yan. Pero makikita mong pulso kung talagang maniniwala ho kayo. Pero kung hindi ko naniniwala, okay. Mm-hmm. Sabi ho na Sebastian Rose. Wow, man. Pangalan, American eh. Sebastian Rose. Survey can help the voter, but don't depend on survey. Sabi ho, analyze and research can help to be a responsible voter. Vote wisely. Tama ka dyan. Sige, change topic na ho ito, mga boting ano. Ito na ho sasabihin ko. Hope for the best under the worst situation. Expect for the worst and hope for the best. Expect for the best under the worst situation. Expect for the worst and hope for the best. Or hope for the best under the worst situation. Iisa lang hong ibig sabihin nun. Depende ho kung sino yung kulelat, kung sino yung nangunguna. Pag ikay nangunguna, alagaan mo kung pang yung numero. Pag ikay kulelat, magalit ka at sasabihin mo, ganari, ganyan. Isa lang naman yung sasabihin ng mga tagasunod kung sino mga manok nila eh. And that's exactly, you know, where this situation is coming from. Okay, sige, ganito ang sasabihin ko. Kasi mga bossing, may mga kandidato ho kasi, nasabihin ho natin, hindi ho naniniwala sa survey. Lalo na ho kapag sila ho'y kulelat. That's understandable. Kapag sila ho'y nangunguna, maniniwala ho sila. And then, para mong sinabi, kapag sila'y nangunguna, sila'y nagbabayad. Kadami-dami namang pera nito mga putok sa buho na to kung bakit sila nangunguna. Ngayon, pag sinabi, hindi yan ang batayan doon sa ginawa nilang survey na random survey, okay, tama ho kayo doon. Okay? Tama ho kayo ron. Pero mga bagay, mga bossing, ano, isa lang naman ho eh, kasi everybody is so positive about their stand. Natatanda niyo ho ba yung mga sinasabi ho ng mga kandidato ko na nung linggo? Tandaan niyo! Pagdating ng eleksyon, akong panalo! Magugulat na lang kayo! Saan kayo kumukuha ng tibay ng sikmura at laman loob na bakit nasasabi niyo yan? Sobra naman. Or kayo ba'y nagdidelirio? You don't say that. Bakit may sarili ka bang survey or ang survey mo ay base doon sa mga taong pumupunta head count or the warm body standing before you? It's the same situation. You're using the numbers in front of you and then out of estimation and your eyes starting to start numbers by way of the huge crowd and you say, "Whoa, panalo ako." Wala rin naman yung pagkakaiba yun pag tinanong yung mga 1,000 people, makikita yung trend doon. Eh. Trending ang tawag nyo. Naniniwala ho ba? Sigurado hindi ka maniniwala. Depende kasi kung saan ang manok nyo eh. Kung kulelat ang manok nyo, hindi kayo maniniwala. Susumpa nyo na yan. Pag ang manok nyo inanguna, abay, sasabihin nyo, sinungaling kasi kulelat, kasi blah, blah, blah. Lahat na dahilan. Ganyan lang naman ho. Kung sino nasa itaas, naturalmente, i-defend ho nila yung survey. Kung sino yung sa ibaba, naturalmente, gigibain nila. Ang totoong magsasabi ho niyan, sa totoo, eh, tingnan na lang ho natin sa halalan. Sige na nga, para ala ng away. Pero pag titingnan ho natin sa mga kandidato, lahat ho sila talagang hoping for the best. Some are putting a face and they know na kukulelat, nawawala na ho yung kalang bilang, nawawala na ho yung kalang voters based. Bababa pa kaya? Bababa pa kaya? Bababa pa. Kaya yung mga Amerikano, we'll say again, bababa ka ba? Bababa ako. What kind of a language? Bababa, bababa, bababa. Bababa ba? Bababa ba? Bababa ako dahil ako si Babalu. Delo ko na ho yan. I'm just playing with words kasi sometimes yung mga wordings ho natin Pilipinas pag pinakinggan ho tayo ng mga Amerikano, what do you say again? Bababa, 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 bababa.
ba-ba-ba. Ito naman, ito ba-ba-ba, dad-dad. Ito ho, naririnig ho natin ngayong election. We're just trying to make fun, guys. Yung kanta na ho yan. You know? Ba-ba-ba. Tuloy-tuloy yung ba-ba-ba. Da-da-da. Tuloy-tuloy yung da-da. I don't know, sometimes. Depende ho dun sa utak na lumalabas ho kay Bentulo. Depende sa kape. It helps nang ako yung naging disc jockey. Kaya any songs na paglalaroon ho natin, pero copyright doon, bawal ho sa YouTube yan. Dito lang ho sa radyo. Ha? Tayo lang nakakaalam. Kasi pag i-use YouTube yan, magagalit sa atin eh. And, di ba? Infringement of copyrighted materials. Well, hindi po pwede. Si Don Mante, as long as we are safe in any danger and economy stable, there are jobs. I don't care what the president would do. Hindi pa rin makaget over mga ito eh. Are you guys still campaigning? Pinag-uusapan ng survey. Alright, tapos na tayo rin yan. Okay, pag-uusapan ho natin. Sabi ho natin yung iba ho kayo, hoping for the best under the worst situation. Expect for the worst and hope for the best. Mas maganda na ho, expect for the worst and hope for the best and do something about it. Just stop blubbering your mouth. Alam niyo ho kasi mga bossing, ano? Pakinggan niyo ho ang sasabihin ko, base ho dun sa pulso ng tao, magagalit man ho kayo o hindi. Sinasabi ko na ho to sa aking, you know, sa aking shoot from the hips. It's a video clip na ginagawa ko lang ho para sa aming Facebook. I said this again, I'll say it again, I'll keep on saying it. Everybody's hoping for a change. Not a status quo. Not saying, I'm gonna enhance it. I'd say, it ain't broken, I'm not gonna fix it. No, nothing to fix. I will be the guy who's gonna do it better if they don't do it right. They can do it right. Let me do it right. Sige. Kung hindi na nagawa ng tama, akong gagawa ng tama dyan. Ako makagawa dyan. Ay, marami nagawa. Pagpapatuloy ko yan. Ako ang tanging dapat dyan. Walang iba kundi ako, ako, ako. Pare-pareho ho sila. Merong isa sila. Sige! Teka muna. Kalakas loob mo. Bagbago! 3 months, 6 months! Mm-hmm. Mga boss, yung sinabi na ho natin, ano? Ito hong parting to, lahat ho gusto talaga ng pagbabago eh. Kahit mga ekonomista, kahit ho yung ibang dyan, kung sino man ho sinasabi na pagpapatuloy na lang ho natin, inclusive kasi, yun ho na bibinayaan ng mga elitista at mga sa itaas, mga negosyo na medyo favored ho sila eh. And they will continue to keep that interest. But these are opportunistic SOBs. As long as they're there like leeches. Didikit ho sila. Kaya nga ho sila nandyan. Pero ito'y naglumalaro rin ho. Nagsusuporta rin just in case matalong manok nila. Mga balimbing din ho ito mga negosyanteng to. Sila ho'y pumupondo ng bilyones eh. Tandaan niyo ho ano? It's only 12 days before the election. And bubuhos ho itong pondo sa kanilang election campaign sa media. And tandaan niyo ho. Ito na ho. Yung iba nagtitipid ho ng kanilang mga ito ho'y kanilang budget para sa advertising. And buhos na natin. Kumbaga sa boxing, talo na ako eh. Sige, makatamaan natin ang ligaw na suntok. Baka manakout ko to eh. Parang dating ho ng boxing na kumbaga, putok-putok na mukha mo. Ang dami na out points ka. The only way that you can win is knock the guy down. How do you knock the guy down? Just keep throwing wild punches. You might just get lucky and you're gonna knock this guy down. You get it? Do I sound like an analyst? Sport. No, I'm not! Sige. Ito ho yung dapat gawin. Sige. Layo na ng puntos eh. Nalamang na yung kalaban mo. Sabi ng coach mo, sige na, tirahin mo na. Wala ka nang talo na. Total, malay. Bigay mo ng suntok. Bahala na. Pakawalan mo. Bahala. Kung tumamo, hindi. Bahala yung baka swertihan mo eh. Total, talo ka na rin. Upakan mo! Eh, boss, sakit na. Wala na eh. Ito na, nasa dulo ko na eh. Ito na yung panahon na yun. Kung si ba lalapit na sa financial, sige na, boss, buhos na natin eh. Pag hindi natin buhos, di ba paano ko makapanalo? Paano kita masusuportahan? Sabi ng kanyang financier, bossing, ang trend mo, pababa ko eh. Ako nga, financier mo eh. Eh, syempre naman, negosyo to eh. Alam ko naman, paborito kita, mahal kita, ang problema eh. Nakikita ko, bilyones mabuhos ko, malayo mo eh. Yung mga sinasabi ho natin, mga financier na yan, kinakabahan ho, nangangatog ng kanilang mga betlog, nangangatog ng kanilang mga bombolyas. Kasi nangakalang, kakalansing na, give me kalansing din ng konti. Sige nga, sige na. Sige, sige, wala, wala. Bakumbira ka naman. Nangangatog na eh. Di ba?
Sa sobrang katog nila, sasabihin ng empleyado, mahal naman kita eh, hindi naman kita pinabayaan, kaya lang pahuli na to eh. Anong gagawin ko? Baka sakaling takbo naman ako dun sa kabila. Alam niyo ho, kapati ho yung mga bilyonaryo na eh, mga putok sa buhuhu yan eh. Mga balimbing na ho yan kapag nila nakita eh. Ha, sasabihin nila, paano to, mga ano, mga asosasyon natin. Mukhang panalo na tong isa. Eh, malabo to eh. Alam niyo ho ba kung sino mga nasa survey? Yeah, yung mga financier din. Sige, palabasin mo, panalo siya. Sige, para makondisyon yung tao. Pero may ibang mga negosyanteng siguristang, mga sinasabing putok sa buho, mga SOB o yung mga anak ng P. Ngayon, itong mga anak ng P na to, sasabihin nila doon sa kanilang anak ng P na manok. Anak ng P ka? Ay, sadi, kayo lahat mga anak ng P. Ako ang nagtutusta sa inyo. Pero ikaw ang anak ng P na kulelat. Ano, bubuhos ko ba sa'yo? Lahat naman kayo puro anak ng P. You're all sons of B. And among the sons of B, itong sons of B na to, ito yung lumalamang. Lahat kayo anak ng P. Isang anak ng P lumalamang. Anong gagawin ko? Mahal naman kita. Kaya yung isa, nire-reklamo ng kulang partido. Hindi daw, hindi nilalarga. Nagtitipid, boxer eh. Hindi siya karatista. Ang karatista bukas eh. Yeah! Hoo! Yung boxer, Kawak eh. Labas mo na! Kawawa yung mga senador mo eh! Ah, hindi eh. Sabi na gano'n, teka muna. Hindi tumataas eh. Paano pag natalo tayo? Eh, kinakaya lang. Ito dito. Eh, yun ang istorya. Totoo ba? Kwentong kutsero. Bahala na kayo bumalanse. Yun ang mga lumalabas eh. Kaya ho ito ngayon, alam niyo ho kung sino mga kinakabahan? Hindi ho yung mga kandidato, kasi mga kandidato, lumuluhudo yung bossing. Sige na, maawa ka na. Tustusan mo na ako eh. Pahabulin mo man ako sa... Bossing, ang layo mo eh. Milya, ang layo eh. Sige na, bossing. Para wala na tayong pagsinamahan. Mahal eh. Bossing, ako naman kahit napapano, yung survey, hindi ko pwedeng dayain. Billiones din ating kinakang, million din pag naglabas niyan. Alam nga ba, padayain natin? Siyempre, alam niyo yung mga siguristang mga putok sa buho, mga anak ng P na mga bilyonaryo din nagpa-finance dito sa mga anak ng P na i-elect din ho natin. From among the anak ng P, isang lumalabas diyan. Para pareho sila mga anak ng P, hindi ba? Example lang ho sinasabi ko. Ngayon, pipiliin natin kung sino doon sa mga anak ng P. Siyempre, yung anak ng P, putok sa buhong financier, puro sila anak ng P, putok sa buho. Nagsama-sama, naglalaro. Yung mga tao ngayon, sa ibaba, nagagalit doon sa mga anak ng P, na nagtutusta doon sa mga anak ng P na tumatakbo. Sa limang anak ng P, isa yun nga, yun nangunguna. Sabi na itong anak ng P na nanggagiling pondo, teka muna, anak naman kayo ng P, sasabihin naman isa, pakiulit na sinabi mo, eh anak ng P, anak ng P ka rin, anak, eh pare-pare tayo anak ng P. O nga no, sa dinami-dami ninyong anak ng P, bakit isang anak ng P lumalabas? Eh doon ako si anak ng P lumalabas. Sabi na isa, lapit, kita mo, yes. Get it? Kung sino pong popular, doon didikit unti-unti. You get it? Vincent Atienza, hoping for the best under the worst situation may mean that those lagging are hoping that their best and the last option to win would work, and that's the last option is to cheat. Easy. Hoping his and her cheating would work flawlessly. Hashtag Bitag Analysis. All right. Si Alpha Joy, tanggapin grasya galing sa mga kawatan, pero doon sa isa boboto. Eh, nag-a-analyze tayo bakit sinisingitan niya ng mga manok ninyo, mga bossing naman. Walang ganunan. O sige, si MJ De La Paz, totoo bang pustahan kapag malapit ng eleksyon, Mr. Idol Ben? Itanong mo doon sa mga anak ng P na tumutusta, bilyonaryo ng popondo. Doon sa mga pobreng anak ng P na lumuluhod, may isang anak ng P na katutpik lang dyan. Sabi niya, sabi nung handler ng isang anak ng P, oy, wag kang gananang, bakit ka aamoy? Oy. Bantayan na lang ho natin sa eleksyon. Ito ho, si Kengkoy na si Bitag Live, nagpapaalam sa lahat ng mga Kengkoy Kulokoy na sumusubaybay sa atin. Lahat ho tayo mga Kengkoy Kulokoy, pero yung mga anak ng P, bantayan ho natin kung sino doon lalabas. Bantayan yung mga anak ng P na sinasabi natin nagbibigay ho ng mga pondong yan. Please do not take my words
Just listen to my substance. The substance. Sustansya na aking sinasabi. Huwag niyong bantayan yung mga salitang tinutugma lang ho natin. Wala na ho tayong oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pakikinig. Adios.